Mayan Tatemprano, maayong adlaw sa inyong mga mag-aaral. Ako si Teacher Jem, ang inyong guro sa Araling Palipunan, Ikapitong Baitang. Bago tayo dumako sa ating aralin, tayo muna ay manalangin. Iyoko ang iyong mga ulo at itikit ang inyong mga mata. Blessed is our Lord in our work and lesson this day. In the name of the Lord, Jesus Christ. Amen. Handa na ba kayo? Ngayon, ihanda ang inyong mga papel, ballpen, at activity notebook. Tayo na at makibahagi, makialam, umaksyon, at matuto sa mga araling panlipunan. Ang ating aralin ngayong araw ay patungkol sa kolonyalismo at imperialismong kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya noong 16 hanggang 17 siglo na may paksang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo sa Timog at Kanlurang Asya. Sabay-sabay nating basahin ng pamantayan sa pagkatuto na hango sa Most Essential Learning Competency. Nasusuri ang mga dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto pagdating nila sa Timog at Kanlurang Asya. Basahin naman natin ang ating layunin sa araling ito. Una, nasusuri ang mga paraan, dahilan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa Timog at Kanlurang Asya. Pangalawa, na ipahahayag ng sariling saloobin tungkol sa paraan, dahilan at epekto ng kolonyalismo at imperialismong kanluranin. Handa na ba kayong matuto? Sa pag-uumpisa ng ating aralin, nais kong suriin mo ang makikita mong larawan. Saan kaya ito matatagpuan? Tama! Ito ay makikita sa bayan ng Taytay, Lalawigan ng Palawan. Alam ko marami sa inyo ang nakapunta o nakapasyal na sa lugar na ito. Ito ay tinatawag na Fuerza de Santa Isabel o mas kilala sa tawag ng mga Taytayanos na Kuta. Bakit kaya itinayo ang Fuerza de Santa Isabel o Kuta sa bayan ng Taytay? Itinayo ang Puwersa de Santa Isabel sa panahon ng kolonyalisasyon ng Espanya sa Pilipinas noong 1667. Ito ay ginawa upang maprotektahan ang lugar mula sa pag-atake ng Moro Pirates na galing sa Sulu na nagtatago sa maskara ng pirata upang labanan ang pangungulo niya ng Espanya at ng paglaganap ng Kristyanismo. Ngayon na alam nyo na ang kasaysayan ng Fuerza de Santa Isabel sa bayan ng Taytay, maaari nyo itong ibahagi sa inyong mga kapatid o mga kaibigan. Oras na para sa ating quiz bee! Kung ang Fuerza de Santa Isabel ay itinayo noong 1667 at natapos noong 1738, ilang taon kaya nagtrabaho sa ilalim ng polo y servicio ang mga Taytayanos hanggang sa matapos ito? Very good! Tama ang iyong sagot. Ito ay ginawa sa loob ng 11 taon. Ngayon naman ay hanapin ninyo ang dalawang salita na nasa loob ng talahan na yan. Mahusay at nakita ninyo ang dalawang salitang hinahanap natin. Ito ay ang kolonyalismo at imperialismo. Ngayon naman, mula sa larawan, bigyanin nyo ng inyong sariling kahulugan ang kolonyalismo at imperialismo. Magaling! Lahat ng inyong sagot ay may kaugnayan sa imperialismo at kolonyalismo. Kolonyalismo, ito ay tuwirang pagsakop ng isang bansa sa iba pang mga bansa upang mapagsamantalhan ang yaman nito o makuha rito ang iba pang pangangailangan ng mangolonya. Samantalang, ang imperialismo ay isang patakaran o paraan ng pamamahala kung saan ang malalaki at makapangyarihang bansa ay naghahangad na palawikin ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsakop o pagkontrol sa pangkabuhayan at pampulitika ng ibang mga bansa. Ngayon na nabigyan na natin ng kahulugan ang kolonyalismo at imperialismo, mayroon tayong bagong activity. Sa gawain ito ay matutuklasan natin ang naging motibo ng mga kanluraning bansa sa pagpunta sa Asya.
Buuhin ang mga salita na nagsisimbolo sa larawan sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga titik dito. Kung ito ang iyong mga naging sagot, mahusay dahil ang Kristiyanismo, kayamanan at katanyagan ay mga motibo ng pananakop ng mga kanlunanin sa Asya. Kayamanan. Umiral ang sistema ng merkantilismo sa Europa kung saan sinusukat ang yaman ng kaharian base sa dami ng ginto at pilak na matatagpuan dito. Nanghahangad ang mga Europeo na makamit ang mga Asyanong produkto gaya ng asukal, seda at ricado. Katanyagan, mayuugal ito sa Renaissance, ang gintong panahon ng kaalaman at pagtuklas. Sa panahong ito, makikita ang masiding kagustuhan ng Europeo na mapatunayan ang kanilang kagalingan. At isa dito ay ang pagtuklas sa mga bagong teritoryo. Sa mga pagkakataong nararating nila ang mga bagong lugar, ay nakakamit ng eksplorador at ng kanilang mga bansa ang katanyagan at karangalan. Ang huling K ay ang Kristiyanismo o ang relihiyon ng kalakang Europa. Matapos malaman na marami sa mga bagong teritoryo ang hindi Kristiyano, naging hamon ito para sa mga bansang Europeo. Sa ngalan ng simbahang Katoliko, inais sila na maipalaghanap sa buong sangkatauhan ang Kristiyanismo. Ito ang dahilan kung bakit may mga misyonaryo sa bawat ekspedisyon. Maliban sa 3K, nariyan din ang mga salaysayan ng eksplorador sa Asya at ang imbensyon ng mga bagong teknolohiyang pangnabigasyon. Halika na at alamin pa natin ang iba pang mahalagang impormasyon na makakatulong sa inyo. Ang ating susunod na gawain ay may kinalaman sa rotang pangkalakalan. Pagsunod-sunodin ninyo ang impormasyon at punan ang patlang ng bilang 1 hanggang 3. Kung ito ang iyong mga naging sagot, magaling! Bago ang pagtuklas at pananakop, may ugnayan ang nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano. Nagsimula ang ugnayang ito sa pamamagitan ng palitan ng kalakal sa mga Asyano at Europeyong mga ngalakal. Ang pinakatagpuan nila ay naganap sa 3 pangunahing ruta ng kalakalan sa Asya. Dumating ang panahon na ang rota ng kalakalan na nag-uugnay sa mga mangangalakal na Asyano at Europeo ay sinakop ng Turkong Ottoman. Tanging ang mga Italyanong mangangalakal ang pinayagan na makadaan at pakipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano. Ngayon naman ay maglalaro tayo ng jumbled letters a la Pinoyhenyo. Makinig kayo sa babanggiting kong clue, pagkatapos aayusin ninyo ang letra na may kaugnayan sa clue. Handa na ba kayo? Mag-umpisa na tayo! Para sa number 1, ang clue ay... Ito ay salitang Pranses na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Sa panahon na ito, natuo ng interes ng tao sa estilo, disenyo, pamahalaan, edukasyon sa wastong pag-uugali at paggalang sa pagkatao ng isang individual. Ito ay nagbukas ng pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo, kaya umusbong ang rebolusyong komersyal na nagdulot ng pagbabago sa gawang pang-ekonomiya. Number 2. Ito ay nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europeo patungo sa India at China at iba pang bahagi ng Silangang Asya. Ngunit ang ito ay masakop ng Turkong Ottoman na pilit ang maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na pinangunahan ng Espanya at Portugal. Number 3. Prinsipyong pang-ekonomiya na naniniwala na ang tunay na yaman ng isang bansa ay ang kabuuhang dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Number 4. Ang huling numero. Ang pagtaas ng presyo ng ricado ang nagtulak sa Europeo na marating ang Molucas na tinaguri ang The Spice Island. Ang husay mo kung ito ang iyong naging sagot. Ito ang naging dahilan ng kolonyalismo at imperialismong kanlunanin sa Timog at Kanlurang Asya. Alam niyo ba na ang Renaissance ang nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo? Kaya umusbong ang rebolusyong komersyal na nagikayat sa mga Europeo upang mahagilap ang hilaw ng materyales na gagamitin sa paggawa ng produkto.
Sa panahon ring ito, malayang ang pag-iisip ng tao na mapalawak ang kanyang idea. Dahil dito, natuklasan ang iba't ibang klaseng imbensyon ng bagong teknolohiya, kasama niya dito ang pangnavigasyon at iba pa. Ang Constantinople o Constantinople ay Asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng Europa. Ito ang nagsilbing rutang pangkalakalan mula Europa patungong India, China at iba pang bahagi ng silangan. Ngunit nang masakop ng Turkong Muslim ang silangang Mediterranean, ay lubusan na rin nasakop ang Constantinople noong 1453 at ang naging resulta ay ang ganap na pagkontrol ng Turkong Muslim sa mga ruta ng kalakalan mula sa Europa patungong silangan. Dahil dito, napilita maghanap ng bagong ruta ang mga mangangalakal na Europeo, pinangunahan ng Portugal at Espanya paghahanap ng ruta. Maraming manlalayag ng Portuges ang naglakbay, ngunit pinakamahalaga sa lahat ang paglalakbay ni Vasco de Gama sapagkat naabot nito ang Cape of Good Hope, ang dulo ng Afrika na siyang nagbukas sa ruta patungo sa India at mga Islang Indes. Merkantilismo, naniniwala na ang tunay na kayamanan ng isang bansa ay ang kabuuang dami ng ginto at pilak na mayroon ito. Ang merkantilismo ay ang prinsipyong pang-ekonomiya. Noong 16 na siglo, naniniwala ang mga bansang Europa na ang ekonomiya ay maaaring maging instrumento ng pagtaas ng bambansang kapangyarihan. Ang merkantilismo rin ang naghahaling doktrinang pang-ekonomiya noon sa Europa. Paghahanap ng pampalasa o rekado. Mahalaga sa mga taga-Europa ang mga rekado o sangkap na nagpapalasa sa pagluluto tulad ng paminta, luya, sili, bawang at oregano. Sa paglipas ng panahon, lumaki ang kanilang pangangailangan sa mga pampalasa ng pagkain, mga sangkap sa pag-iimbak ng pagkain at sangkap sa paggagamot. Ito ang nagtulak sa mga kanlunin na marating ang Molokas na tinaguriang The Spice Island. Ngayon naman ay manunood tayo ng video patungkol sa epekto ng kolonyalismo at imperialismong kanlunin sa Asya. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng kanlunin sa Timog at Kanlurang Asya sa unang yugto, 16 at 17 siglo. Maraming pagbabago sa pamumuhay ng mga Asyano ang naidulot ng pananakop ng mga kanlunin sa Timog at Kanlurang Asya. Ang Asya ay naging kuhanan ng mga hilaw na materyales at pamilihan ng produktong kanlunin. Ang Indian at mga Arabe ay lubhang naapektuhan. Pinakinabangan ng gusto ang mga likas na yaman. Gayon din ang mga hilaw na sangkap bunga ng nagaganap na rebolusyong industrial. Na nagdulot ng pagdugsa ng mga kapitalista sa mga kolonya. Ang natural na kapaligiran ng mga bansang Asyano ay unti-unting naubos. At pinagkakitaan ng mga dayuhan. Malaking kita at pakinabang ang naibigay ng mga pamilihan sa antas ng ekonomiya ng mga Europeong bansa. Ngunit natiling nakatali ang ekonomiya ng mga kolonya rito. Umunlad ang sistema ng transportasyon at komunikasyon. Upang mapabilis ang pagluwas ng mga produkto sa pandaigdigang pamilihan. Nagpatayo ng mga tulay, riles ng tren
at kalsada ang mga mananakop. Upang mabilis ang pagpapadala at pagluluwas ng mga produkto. Umusbong ang mga kolonyal na lungsod. Nagkaroon ng lahing mestizo dahil sa pag-aasawa ng mga kanlurnin at katutubo upang mapanatili ang katapatan ng mga kolonya. Nawala ng karapatan ng mga Asyano na pamahalaan ang sarili. Maraming katutubo ang yumakap sa Kristyanismo. Nahati-hati ang reliyon sa mga kanluraning bansa. At nagkaroon ng fixed border o takdang hangganan ng teritoryo ng bawat bansa. Base sa inyong napanood, puna ng concept map ng epekto ng kolonyalismo at imperialismo ang kanluranin. Ihanay ang inyong sagot kung ito ba ay mabuti at di mabuting epekto. Binabati kita! Alam kong lumalim na ang inyong pag-unawa sa mga bagay na may kaugnayan sa kolonyalismo at imperialismo ang kanluranin sa Asia. Ngayon naman ay maglalaro tayo ng deal or no deal. Sabihin ang deal kung ang pahayag ay tumutukoy sa epekto ng imperialismo at kolonyalismong kanluranin. At no deal naman kung ang pahayag ay tumutukoy sa dahilan o paraan ng imperialismo at kolonyalismong kanluranin. Handa na ba kayo? Tara na at mag-umpisa na tayo! Ang pagkontrol ng Turkong Muslim sa Rota ng Kalakalan ay... Tama! No deal! Ang paghahangad ng Europeo na mas maraming kayamanan ay... No deal! Ang pagpukaw ng damdaming makabayan o nasyonalismo ng mga basang Asyano ay... Tama! Deal! Ang pangangailangan ng mga pampalasa... No deal! Ang pagsisimula ng panahon ng pagtuklas sa Asya... No deal! Ang ating susunod na activity ay may pinamagatang saloobin mo, ipahayag mo. Manunood tayo ng balita patungkol sa West Philippine Sea. Handa na ba kayo? Ngayon, ihanda ang inyong mga papel at ballpen upang makapagtala ng mga impormasyon tungkol sa balita. Noong Sabado, March 20, naglabas ang pamahalaan ng Pilipinas ng mga larawan ng Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, malapit sa bayan ng Batarasa sa Palawan. Sa unang tingin, walang kakaiba sa larawan. Pero kung susuriing mabuti, wala kang ibang makikita kung hindi malalaking barko ng China. Ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea, noong March 7, nakita doon ng Philippine Coast Guard ang 220 barko ng Chinese Maritime Militia. Mga barko itong itsurang sibilyan pero naninilbihan para sa Chinese Navy. Sa mga litratong kuha rin noong March 7, makikitang pare-pareho ang itsura ng mga barko. Lahat may watawat ng China, dikit-dikit at nakahilera ng pantay-pantay. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi kumikilos ang mga barkong ito. Nakaangkla lang sa Julian Felipe Reef. Ganitong-ganito rin ang mga barkong kasamang umiikot ng China Coast Guard sa Scarborough Shoal. Ganito rin ang mga barkong nakaposte sa May Pag-asa Island. Ayon sa eksperto sa West Philippine Sea na si Dr. J. Batong Bakal, bagong hakbang na naman ito ng China para lalong higpitan ang kapit sa West Philippine Sea na inaangkin ito bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Nakakalarma, lalo na sa konteksto nitong South China Sea at West Philippine Sea. No? Nakikita natin na nag-expand yung mga lugar na tinatayuan nila. No? At ibig din sabihin nun, yun din yung lugar na parang nakokontrol na nila dahil kaya na nilang tayuan or kaya na nilang lagyan ng ganyang karaming mga barko. Bihira na ang pamahalaan ng Pilipinas ay ang unang nagsisiwalat sa publiko ng mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Pulisiya ng pamahalaang Duterte ang pakikipagkaibigan sa China.
kaya hindi rin ito iginigiit ang tagumpay ng Pilipinas kontra China sa arbitral tribunal. Pero sa kaso ng Julian Felipe Reef, ang Pilipinas ang unang pumalag. Para kay Batong Bakal, malaking tulong na ipinaalam ito sa publiko at senyales na naalarma rin ang pamahalaan sa nakita nila. Kakaiba nga yung ginawa ng NTFWPS, which indicates na baka kakaiba din yung assessment nila doon sa nabawari sila kung kita nilang ganong karaming barko doon sa lugar. No? So much so na kailangan nilang ilabas agad. Kailangan i-expose mo sila. No? So in a way, doing this, no, reporting it publicly and directly, no, is a way to counteract na itong maritime militia para kumbaga on guard na rin ng lahat, nakatingin na rin ng lahat dun sa mga barko na ito. Kaya kung ano man yung binabalak nila before, medyo mahinder din, no, at maaring mapigilan. 2 linggo makalipas ang report ng Philippine Coast Guard na nawagan si Defense Secretary Delfin Lorenzana sa China na iatras ang mga barko nila dahil kilos anya ito ng paninindak at militarisasyon sa loob mismo ng EEZ ng Pilipinas. Naghain na rin ng diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs. Ngayong Lunes ng umaga, nagpalipad ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng eroplano sa ibabaw ng Julian Felipe Reef para silipin ang sitwasyon. Ayon kay Armed Forces Chief of Staff General Cirilito Sobihana, naroon pa rin ang mga barko hanggang ngayon. Ayon naman sa tagapagsalita ng AFP, hindi sila pwedeng magpadala ng barko ng Philippine Navy dahil sibilyan at hindi militar na maituturing ang mga barko ng Chinese Maritime Militia. Since kung ito ay sinasabing Chinese vessel at hindi naman siya armed o Navy, PLA Navy vessel, hindi akma na barkong pandigma ng Navy ang ating padadala. It may violate the code of conduct not to exacerbate the situation. Ano? Pag nagpadala tayo doon ng pre-ship, it may militarize the situation on that particular area and may also trigger them sending their Navy vessels, which sinasabi nga natin, will probably escalate the situation. Kinundi na ni Senador Risa Ontiveros ang anyay matinding paninindak ng China sa Julian Felipe Reef na sumabay pa habang dapang-dapa ang bansa dahil sa COVID-19. Hinimok naman ni dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario ang gobyerno na ipatawag ang Chinese ambassador para pagpaliwanagin sa nangyayari at makipag-usap na sa mga kaalyadong bansa sa mga susunod na gagawin sa harap ng hakbang ng China na isulong ang plano nitong angkinin ang buong South China Sea. Sa pahayag naman ng Chinese Embassy, iginiit nitong teritoryo nila ang lugar. Mga barkong pangingisda lang daw ang nandoon at walang barko ng maritime militia. Umaasa ang embahada ng China na madadaan sa maayos na pag-uusap ang issue. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Ano ang iyong saloobin sa balitang iyong napanood? Bakit gustong angkinin ng China ang West Philippine Sea? Ayon sa iyong napanood, paano mo maproprotektahan ang bansang Pilipinas laban sa mga mananakop? Tandaan mga mag-aaral, mag-aral ng mabuti, maging mabuting kabataan at mamamayan. Sa pamamagitan nito, matutulungan natin ang Pilipinas sa pagunlad at pagpapatuloy sa transisyonal at makabagong panahon. Ngayon naman, ipahayag ang inyong saloobin sa pamamagitan ng pagdudugtong ng nasimulang pangungusap sa loob ng kahon. Pinabati kita sa iyong husay at galing sa mga gawain. Matagumpay mong naisagawa ang bawat gawain na naiata sa iyo. Sa bahaging ito naman ay tatayahin natin ang inyong mga natutunan sa buong aralin. Handa na ba kayo? Basahin at tunawain ng mabuti ang mga katanungan. Piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat sa kwaderno pag-activity ang inyong mga sagot.
Magdadako na tayo sa ating panghuling gawain. Gumuhit ng isang poster na nagpapakita ng dahilan, paraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto, ikalabing aning hanggang ikalabing pitong siglo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mahusay na pakikibahagi sa bawat gawain. Alam ko na marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Paalala, lahat ng inyong sagot sa lahat ng ating gawain ay ipapadala ninyo sa akin sa pamamagitan ng Google Classroom o Messenger Group Chat. Muli, ako si Teacher Gem, ang inyong guro sa Aralin Paipunan Ikapitong Baitang. Tayo na at makibahagi, makialam, umaksyon at matuto sa mga araling panlipunan.